Kampiyon si Carlos Yulo. Isa siyang world champion gymnast. Lubos ang kanyang pagbibigay karangalan sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay ay ang isang mapagmahal na pamilya. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang inspirasyon. Kamakailan ay nagwagi ng malaki si Carlos. Nagpapasalamat siya sa kanyang mga nakamit. Ngunit higit sa lahat, nagpapasalamat siya sa kanyang pamilya. Ibinahagi niya ang mensahe ng kanyang puso. Isang mensahe ng pasasalamat. Isang mensahe ng pagmamahal. Na-interview si Carlos sa isang sikat na palabas sa TV. Ito ay isang malaking pagkakataon para sa kanya na maipahayag ang kanyang damdamin at pasasalamat. Tinanong siya tungkol sa kanyang pamilya. Medyo nahihiya siya, ngunit kitang-kita ang kanyang pagmamahal at respeto sa kanila. Ngunit taos-puso ang kanyang mga salita. Sa bawat salitang binibitawan niya, ramdam ang kanyang sinseridad at pagmamahal. Gusto niyang pasalamatan ang kanyang pamilya. Sila ang kanyang inspirasyon at lakas sa bawat laban. Palagi silang nandiyan para sa kanya. Sa bawat tagumpay at pagkatalo, sila ang kanyang sandigan. Sa hirap at ginhawa, sila ang kanyang sandalan. Ang kanilang pagmamahal at suporta ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Simple lang ang kanyang mensahe. Isang mensahe ng pasasalamat at pagmamahal na nagmumula sa kanyang puso. Ngunit puno ito ng emosyon. Ang bawat salita ay puno ng damdamin at pasasalamat. Kinilala niya ang kanilang walang sawang suporta. Ang kanilang walang kapantay na pagmamahal at pag-aalaga. Pinahalagahan niya ang kanilang mga panalangin para sa kanya. Ang kanilang mga dasal ang nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Alam niyang hindi siya abot sa kinaroroonan niya kung wala sila. Ang kanyang tagumpay ay tagumpay din ng kanyang pamilya. At sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, kasama niya sila. Salamat po, sabi ni Carlos, puno ng emosyon ang kanyang boses. Sa bawat salitang binibitawan niya, ramdam ang bigat ng kanyang pinagdadaanan at ang lalim ng kanyang pasasalamat. Pagpapatuloy niya, salamat po sa pagiging nandiyan, sa laging paghihintay at pagdadasal para sa akin. Hindi ko makalimutan ang bawat sandali na kayo ay naghintay, nagdasal at nagbigay ng suporta. Bawat salita ay nag-uumapaw sa tunay na pasasalamat. Ang bawat ngiti, bawat luha at bawat yakap ay nagiging simbolo ng pagmamahal at suporta na walang kapantay. Alam niya ang mga sakripisyong ginawa nila, ang mga gabing walang tulog, ang mga araw na puno ng pag-aalala, at ang mga pagkakataong isinantabi ang sariling pangarap para sa kanya. Pahahalagahan niya habang buhay ang kanilang presensya. Ang bawat yakap at bawat halik ay nagiging inspirasyon para magpatuloy at magtagumpay. Ang pasasalamat niya ay hindi lang sa mga material na bagay. Ito ay para sa mga oras na ginugol, sa mga pangarap na binuo, at sa mga pangakong tinupad. Ito ay para sa isang bagay na mas malalim, para sa mga aral na itinuro, sa mga halagang pinanday, at sa mga pangarap na pinagsaluhan. Ito ay para sa kanilang pagmamahal. Ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit, ang pagmamahal na nagbibigay lakas at inspirasyon. Ito ay para sa kanilang pangunawa. Ang pangunawang nagbigay daan para sa kanyang pag-unlad, ang pangunawang nagbigay lakas sa mga panahong siya ay nanghihina. Ito ay para sa kanilang paniniwala sa kaniya. Ang paniniwalang nagbigay inspirasyon para abutin ang kanyang mga pangarap, ang paniniwalang nagbigay lakas para harapin ang bawat hamon. Isang tunay na kampeon si Carlos. Siya ay mapagkumbaba. Hindi siya nagyayabang tungkol sa kanyang mga panalo. Nanatili siyang nakatapak sa lupa. Alam niyang hindi lang para sa kaniya ang kanyang mga tagumpay. Ibinahagi niya ito sa kanyang pamilya. Napansin ito ni Willie Revillame, ang host ng TV. Ang simple lang niya magsalita, komento ni Willie, kitang-kita ang pagpapakumbaba ni Carlos. Hinayaan niyang ang kanyang mga aksyon ang magsalita kaysa sa mga salita. Seksyon 5, ang walang humpay na lakas ng pamilya. Pamilya ang lahat. Para sa mga atletang tulad ni Carlos, ang pamilya ang kanilang haligi. Mahirap ang pagsasanay. Nakakapanghina ng loob ang mga kompetisyon. Ang pamilya ang nagbibigay ng ginhawa na kanilang kailangan. Sila ang palaging taga-cheer. Sila ang takbuhan kapag may problema. Sila ang pinagmumula ng lakas. Tinutulungan nila ang mga atleta na maabot ang kanilang mga limitasyon. Tinutulungan nila silang makamit ang imposible. Seksyon 6, higit pa sa mga medalya. Ang suporta ng pamilya ay lampas pa sa podium.
Ito ay tungkol sa pang-araw-araw na sakripisyo. Ito ay tungkol sa mga late-night practices. Ito ay tungkol sa palaging paghihikayat. Ang mga maliliit na kilos na ito ay napakahalaga. Pinapagana nila ang espiritu ng isang atleta. Binubuo nila ang kanilang determinasyon. Ginagawa nilang magsikap para sa kahusayan. Seksyon 7, isang patotoo ng pag-ibig at suporta. Sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, ang mga atleta ay hindi lamang umaasa sa kanilang sariling lakas at determinasyon. Ang mensahe ni Carlos ay isang paalala. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga kasamahan kundi pati na rin sa mga manood. Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng pamilya. Ang bawat yakap, bawat sigaw ng suporta ay nagiging gasolina sa kanilang mga pangarap. Ipinapakita nito kung paano maaring magbigay ng lakas ang pag-ibig sa mga pangarap. Ang bawat pagtingin ng pagmamahal mula sa kanilang mga mahal sa buhay ay nagiging inspirasyon. Ipinapakita nito kung paano makakalikha ng mga kampeon ang suporta. Ang bawat medalya, bawat tagumpay, ay bunga ng walang sawang suporta ng pamilya. Ang kanyang paglalakbay ay isang testamento dito. Sa bawat pawis at pagod, naroon ang kanilang pamilya, nagbibigay ng lakas at inspirasyon. Iniangat siya ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Ang kanilang walang sawang suporta ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Dahil sa kanilang suporta, nakapagtagumpay siya. Ang bawat tagumpay ay hindi lamang kanya, kundi sa kanilang lahat. Sama-sama, ipinakita nila sa mundo kung ano ang kaya ng mga Pilipino. Ang kanilang pagkakaisa at pagmamahal ay nagbigay ng inspirasyon sa marami, nagpapakita na sa bawat tagumpay, naroon ang pamilya. Seksyon 8, ang mga pangarap ay lumilipad sa pakpak ng pamilya. Ang kwento ni Carlos ay isang inspirasyon. Ipinapakita nito na ang mga pangarap ay natutupad. Ngunit ang mga pangarap ay nangangailangan ng suporta upang lumipad. Kailangan nila ang matibay na paniniwala ng pamilya. Kapag ang mga pamilya ay nagkakaisa, posible ang lahat. Malalampasan nila ang mga hamon. Maabot nila ang mga bituin. Makakapagpalaki sila ng mga kampeon. Seksyon 9, nagbibigay inspirasyon sa bansa, isang pamilya sa isang panahon. Si Carlos Yulo ay isang mapagkupunan ng pagmamalaki. Pinagkakaisa niya ang mga Pilipino. Pinapapaniwala niya sila. Ipinapakita niya sa kanila ang kahalagahan ng pamilya. Ipinapaalala niya sa kanila ang kapangyarihan ng mga pangarap. Ang kanyang kwento ay sumasalamin sa lahat. Ipinapaalala nito sa atin na lahat tayo ay nangangailangan ng suporta. Lahat tayo ay nangangailangan ng pagmamahal. Lahat tayo ay kailangang maniwala sa isa't isa. Seksyon 10, ang walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig at paniniwala. Malinaw ang mensahe ni Carlos Yulo. Napakahalaga ng pamilya. Napakalakas ng kanilang pagmamahal. Napakahalaga ng kanilang paniniwala. Hayaan nating maging inspirasyon sa atin ang kaniyang kwento. Pahalagahan natin ang ating mga pamilya. Suportahan natin ang mga pangarap ng bawat isa. Lumikha tayo ng isang bansa ng mga kampeon na pinapagana ng pag-ibig at paniniwala.